Sa Wano Country Arc, nakaharap ng Straw Hats ang ilan sa mga pinakamalalakas na kalaban sa kwento. Ito ang hukbong pinamumunuan ng dalawang yonko na sila Big Mom at Kaido. Nagtataglay ang dalawang yonko ng mga natatanging kapangyarihan at meron din sila mga tauhan na may pambihirang abilidad. Kaya, para maabot ng Straw Hats ang kanilang layunin sa Wano, kinailangan nilang mas palakasin ang kanilang mga sarili, nagdulot upang magkaroon sila ng mga power-ups. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng power-ups o bagong abilidad na ipinamalas ng Straw Hats sa Wano Country Arc. Ang una sa mga bagong kakayahan ng Straw Hats na pag-uusapan natin ay ang power-ups ni Robin. Sa laban ng arkeologo ng Straw Hats kontra sa isa sa mga toberopo ng Beast Pirates si Black Maria, nasaksihan natin ang ilan sa mga abilidad na hindi niya pa naipapakita sa istorya. Matapos ang 2 taong pagkasanay kasama ang Revolutionary Army, natutunan ni Robin ang paraan sa pakikipaglaban ng 2 sa mga membro ng organisasyon. Ito ang sikreto ng Fishman Karate na nalaman niya mula kay Koala at ang konsepto ng Ryusoken na itinuro sa kanya ni Sabo. Ang 2 teknik na ito ay ginamit ni Robin kasama ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Naglalabas siya ng isang kamay na kayang magbigay ng malalakas na pag-ataking kapareho ng kayang gawin ng Fishman Karate. At nakalikas si Robin ng pinsalang kahalintulad ng pagkawasak na naidudulot ng Ryusoken. Ang lakas ng mga pinaghalo-halong teknik na ito ay isa lamang sa mga bagong kakayahang na ipakita ni Robin sa Wano. Sapagkat bilang isang Devil Fruit user, nagpamalas ng bagong kakayahan ng arkeologo na ipinagkaloob ng kapangyarihan ng kanyang sinumpang prutas. Sa mga unang parte ng serye, alam nating may kakayahan si Robin na lumikha ng mga dambuhalang wangis ng kanyang katawan, katulad ng higanteng kamay o napakalaking binti. Pero sa Wano, una nating nakita na naglabas siya ng higanteng versyon ng kanyang sarili. Ang napakalaking wangis ni Robin na ito ay binabago rin ng arkeologo para gawin ang abilidad na may pangalang Demonyo Floor. Ito ang higanteng kopya ng katawan ni Robin na nagtataglay ng malademonyong hitsura. Meron itong 2 sungay, 2 pakpak at mapupulang balat. Ginamit ito ni Robin laban kay Black Maria at dahil sa lakas ng mga kamay at ng pangangatawan ng arkeologo habang nasaan yung ito, nagawa niyang baliin ang matigas na katawan ng isang Asian Zoan type Devil Fruit user. Maliban kay Robin, ang sunod na Straw Hat na nagpamalas din ng kapakipakinabang na power-ups ay ang doktor ng grupo na si Tony Chopper. Nakita natin ang pagbabagong ito sa pinakamalakas na anyo ni Chopper. Ito ang Monster Point. Matapos kumain ng isang Rumble Ball, nagagawa ng batang pirata na pasukin ang dambuhalang anyo at nagkakaroon siya ng sapat na pisikal na lakas na kayang makipagsabayan sa mga malalakas na kalaban. Ganun pa man, ang paggamit ng Monster Point ay tumatagal lamang ng 3 minuto at maaari niya na lamang uli ito asahan pagkalipas ng 6 na oras. Ang kahinaang ito ay batid ni Chopper, kaya para mas mapaunlad ng kanyang kakayahan, nakipagtulungan siya sa henyong scientist na si Caesar. Mas pinabisa nila ang epekto ng Rumble Ball ng 10 beses, kaya imbis na 3 minuto, nagagamit na ni Chopper ang Monster Point ng 30 minuto. Mukha itong napakaliit na pagbabago, pero napakalaki ng naitulong nito lalo na sa digmaan sa Onigashima. Sapagkat, gamit ang mas pinaunlad na Monster Point, na pagtagumpayan ni Chopper na gawing abala ang isa sa mga all-star ng Beast Pirates na si Queen at ang panganay na anak ng Charlotte family na si Perospero. Nakayanin ni Chopper ang salitang pag-atake ng 2. Naihambalos niya rin ng maraming beses ang napakabigat na beast form ng pirata at napatagal ni Chopper ang laban hanggang sa dumating si Sanji na mas may kakayahan sa pagharap kay Queen. Kapag lumipas ng 30 minuto na gamit ni Chopper ang Monster Point, mapupunta siya sa isang maliit na katawang boses matanda. Ito ang anyo na tinatawag bilang Baby Gigi na tumatagal ng 15 minuto. Pero pagkatapos ng maikling oras, nakakabalik na ulit si Chopper sa normal niyang pangangatawan. Ang 3rd miyembro ng Straw Hat na nagpamalas ng bago at kakaibang power-ups ay ang kusinero ng pangkat na si Sanji. Madami ding bagong kakayahan na ipamalas ang binatang pirata sa Wano. Una sa mga abilidad na ito ay nagmula sa raid suit na inimbento ng Vince Smoke family, ang pamilyang pinagmula ni Sanji. Katulad ng raid suit ng kanyang mga kapatid, binibigyan ng teknolohiyang ito ang kusinero ng kakayahang makalipad, ng proteksyon mula sa mga pag-atake ng kalaban at ng pampalakas ng kanyang mga sipa. Higit pa dito, ang itim din na raid suit ni Sanji ay nagkaloob sa kanya ng kakayahang matagal na niyang inaasam-asam. Ito ang maging invisible. Sobrang laki ng naitulong ng bagong abilidad na ito sa alyansang sinalihan ng kanilang pangkat. Dahil ang kakayahan ni Sanji na maglaho sa paningin ng tao ay kanyang nagamit para mailigtas ang nakatakdang shogo ng Wano na si Kozuki Momonosuke.
Pero sa kabila ng matinding kapakinabangan ng raid suit sa kanya, sinira ni Sanji ang teknolohiya. Ginawa niya ito ng kanyang maramdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Pagbabagong nagmula sa pagkagising ng genetic modification na isinagawa ng kanyang ama sa kanilang magkakapatid kahit hindi pa man sila isinisilang. Sa pagkapukaw ng bagong kakayahan ni Sanji, nagagawa na niyang pagalingin ng mas mabilis ang kanyang sarili mula sa mga pinsalang natamo sa pakikipaglaban. Nagkaroon na rin siya ng sobrang tigas na katawan na kayang sumalo ng mga pag-ataking galing sa espada o bala. Nagtagli rin siya ng sobrang liksim pagkilos na dahil sa sobrang bilis ay naglalaho na siya sa mata ng tao. At nadiskubre rin ni Sanji na ang genetic modification sa kanyang katawan ay mas pinalakas ang kanyang mga kakayahan. Kapag pinagsama-sama ng kusinero ang matigas niyang binti, ang hindi masundang bilis, ang pambihirang epekto ng genetic modification at ang lakas na naidudulot ng kanyang armamentaki, nalilikha niya ang isang panibagong abilidad na tinatawag na Ifrit Jambe. Isa itong teknik na naglalabas ng mas mainit na apoy sa binti ni Sanji at nakakapagdulot ng mas mapaminsalang sipa. Noong ginamit ng kusinero ang ataking ito kay Queen, napagliyab niya ang katawan ng pirata. Nakapagbitaw din siya ng sunod-sunod na tadyak at natalo niya ang Ancient Zoan Fruit User matapos niyang paliparin ito sa pamamagitan ng napakatinding sipa. Ang sunod na power-ups ng Straw Hat na tatalakayin natin ay ang mga pagbagong nangyari kanila Usopp, Franky at Brook. Ang tatlong piratang ito mula sa Straw Hats ay malaki ang naiambag sa digmaan sa Onigashima. Ang galing sa pag-asinta ni Usopp ang isa sa kanilang ginamit para mapakain ng espesyal na danggo ang mga gifters. Naging dahilan para kumampi ang karamihan sa hukbo ni Kaido papunta sa alyansang sinalihan ng Straw Hats. Ang kapangyarihan naman ni Brook kasama ang galing niya sa paggamit ng espada ang nagpayelo sa malawak na silid na sinunog ni Black Maria, pati na rin sa armas nitong si Wanyo Do. At ang mga imbensyon naman ni Franky ang nagpabagsak sa number na si Jackie, tumalo sa Tobiropo na si Sasaki at nagligtas kay Nami mula sa Yonko na si Big Mom. Sila Usopp, Franky at Brook ay hindi masyadong nagpakita ng power-up sa Wano, pero naiintindihan ko ang desisyong ito ni Oda sapagkat ang tatlong Straw Hats na nabanggit ay nagpakitang gilas na sa mga naunang arc. Si Brook ang may pinakamalaking naiambag sa Whole Cake Island arc, si Franky naman ang nagpahanga sa atin ng sobra sa Punk Hazard arc at si Usopp naman ang nagligtas ng maraming buhay sa Dressrosa arc. Ang isa pang Straw Hats na nagkaroon ng isang bagot, pambihirang kakayahan ay si Nami. Nakuha niya ang power-ups na ito matapos tuluyang sumanib si Zeus sa kanyang Sorcery Climb Attack. Kung ating matatandaan, napasunod din Nami ang homie ni Big Mom dahil namana nito ang katakawan ng Yonko. Nagpaalipin ang buhay na ulap sa Navigator para makakain ng maraming Thunder Clouds na nalilikha ng Sorcery Climb Attack. Dulot ng pagtatraidor, nagdesisyon si Big Mom na tapusin na si Zeus. Pero bago mangyari ito, nailigtas siya ni Nami sa pamamagitan ng pagsanib ng homie sa Climb Attack ng Navigator. Ang pagkasamang ito ay nagresulta para magkaroon ng buhay ang armas ni Nami. Nakakapagsalita at nababago ni Zeus ang hugis ng Sorcerer Climb Attack, kaya nagagamit ito ng Navigator na parang maso. Nailipat din ni Zeus ang kanyang kaluluwa patungo sa Thunder Clouds, kaya mas lumalakas ang kidlat na napapalabas ni Nami. At dahil din binibigyan ni Zeus ng buhay ang abilidad ng babaeng pirata, nagagawa niyang baguhin ang direksyon ng pag-atake patungo sa mga umiiwas na kalaban. Kaya nagiging imposible ang pagtakas sa kapangyarihan ni Zeus at Nami. Ang sunod na Straw Hats na nagpamalas ng bagong abilidad ay ang pinakabagong miyembro ng grupo na si Jinbei. Dahil kakasali pa lamang sa Straw Hats, marami pang kakayahan na hindi na ipapakita sa atin si Jinbei. Isa na dito, ang malawak na kaalaman niya sa paggamit ng armamentaki na ay pinamalas ng Fishman sa laban niya sa Tobiropo at dating CP9 agent na si Husu. Si Husu ay isang ekspertong Rukoshiki Master, bihasa sa paggamit ng haki at isang Ancient Zoan Fruit User. Pero hindi umubra ang lahat ng kakayahang ito sa haki ni Jinbei sapagkat ang Fishman ang isa sa mga ilang karakter sa One Piece na may kakayahang balutan ng haki ang buo niyang katawan. Kaya noong pinaulanan siya ni Husu ng Shigan, nakayanan ni Jinbei ang pag-ataking ito at nabali niya pa ang daliring ginagamit ang Tobiropo. Sa tulong din ng pambihirang level ng haki, nakapagbitaw si Jinbei ng isang napakalakas na teknik gamit ang Fishman Karate, nagresulta para mapatalsik niya at matalo si Husu kahit hindi man lamang lumalapat ang kanyang pag-atake sa katawan ng kalaban. Ang pangalawa sa huling Straw Hats na nakakuha ng walang katulad na power-ups ay si Roro Nowa Zoro. Kakaiba ang bagong kakayahan na ipagkaloob ng may akda sa swordsman sapagkat nagkaroon si Zoro ng Conqueror's Haki.
ang pinakanatatanging klase ng haki na hindi makukuha sa pamamagitan ng pag-iinsayo at tinataglay lamang ng iilang tao na may katangian ng isang hari. Nagising ni Zoro ang Conqueror's Haki na matagal na natutulog sa kanyang katawan at naibalot niya ito sa tatlo niyang espada. Kabilang sa mga sandatang ito na ginagamit ni Zoro ang isa sa kanyang power-ups na nakuha sa Wano. Ito ang Enma, ang isa sa mga espada ng malakas na samurai na si Kozuki Oden. Ibinigay ng babaeng anak ni Oden na si Hiyori ang espadang ito kay Zoro kapalit ng pagbalik ng swordsman sa Shisui, ang sandatang may natatanging halaga para sa mga taga-Wano. Matapos mapasakamay ang Enma, natuklasan ni Zoro na may kakayahan ng espadang ilabas ng sobra-sobra ang armament haki na nasa katawan ng swordsman na humahawak sa sandata. Dahilan, para makalikha ang espada ng mga labis na paghiwa. Ang kakaibang kakayahan na tinataglay ng Enma at ang Conqueror's Haki na mayroon si Zoro ay kanyang nagamit para talunin ng isa sa mga all-star ng Beast Pirates sa si King at magbigay ng malalim na sugat sa katawan ng Yonko na si Kaido. Ang dalawang piratang ito ay gumagamit ng mga natatanging Zoan type Devil Fruit kaya hindi sila basta-basta nagagalusan o nasusugatan. Pero nagtagumpay sa layuning ito si Zoro gamit ang kanyang mga bagong kakayahan. Ang huli pero ang may pinakamalaking power-ups na naipakita sa kwento ay nakuha ng kapitan ng Straw Hats si Monkey D. Luffy. Maraming bagong kakayahang nabuksan si Luffy sa Wano at lahat ng abilidad na ito ay kanyang nakuha dahil sa matinding kagustuhan na talunin ng Yonko na si Kaido. Kung ating babalikan, matapos siyang matalo ng kapitan ng Beast Pirates, nag-insayo si Luffy sa ilalim ng paggabay ni Hyogoro, isang matandang bihasa sa paggamit ng mas mataas na level ng armament haki o mas kilala nila sa tawag na Ryu. Natutunan ni Luffy ang konsepto ng kakayahan at mas napalakas niya pa ito kaya umabot sa puntong nakakapaglabas siya ng armament haki na naglalakbay patungo sa katawan ng kanyang mga kalaban para pinsalain ang lamang loob ng mga ito. Sa paggamit ni Luffy ng mas pinalakas niyang armament haki kontra kay Kaido, nagtagumpay siya sa pagpinsala sa katawan ng Yonko, isang bagay na hindi niya naabot noong unang beses silang nagharap. Pero, sa kabila ng mga pinsalang na idudulot ni Luffy kay Kaido, hindi ito sapat para matalo ang Yonko, kaya ginamit pa ng ating bida ang isa niyang power-up sa Wano. Ito ang pagsama niya ng Conqueror's Haki sa kanyang mga pag-atake. Nagawa ni Luffy na makipagsabayan kay Kaido, umabot sa pangyayari na nawasak nila ang kanilang kapaligiran at nahati nila ang kalangitan. Mistulang kaya na ni Luffy na matalo si Kaido, subalit dahil sa pangangailam ng CP0 sa kanilang duelo, napabagsak muli ng Yonko ang ating bida. Nagresulta para magising ni Luffy ang buong kapangyarihan na tinataglay ng kanyang sinumpang prutas, na may tunay na pangalan na Hito-Hito Nomi Model Nika. Ang Devil Fruit Awakening ni Luffy ay nagbibigay sa kanya ng anyo ni Sun God Nika, is itong nilalang na pinapaniwala ang magpapalaya sa lahat ng mga alipin sa mundo. Kaya, ang mga taong nakakain ng Hito-Hito Nomi Model Nika ay tinatawag din bilang Warrior of Liberation. Gamit ang bagong anyo, nagagawa ni Luffy na makapaglaban ayon sa kanyang kagustuhan, kaya madali lamang sa kanyang baguhin ang hugis ng kanyang katawan, ang forma ng kanyang kapaligiran at ang anyo ng kanyang mga kalaban. Napapalambot ni Luffy ang lupa na parang goma, nahawakan niya rin ang katawan ni Kaido na parang lastiko at napapalaki niya ang kanyang sarili kasing sukat ng mga higante. Ang hindi kapanipanawalang kakayahang ito ang tumulong kay Luffy para talunin si Kaido at maging kasing lakas ng mga Yonko. Ang mga power-ups o bagong kapangyarihan ng bawat member ng Straw Hats na ating tinalakay sa video na ito ay hindi pa ang huli. Sigurado ako na marami pa silang tinatagong kakayahan o mga kapangyarihan na matutuklasan pa lamang. Aabangan natin ang mga bagong abilidad na ito at sama-sama nating susubaybayan ang patuloy na pag-unlad ng kanilang mga kakayahan hanggang sila na ang tuluyang maghari sa bawat sulok ng karagatan. Ito po ang aking paliwanag sa power-ups ng Straw Hat sa Wano. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!